at bisitahin natin ang Manila. Damang kapanatagan at pagmamahala. Hi, magandang gabi mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan ngayong araw at gabi ng Biyernes, no? Salamat sa Diyos at nakararaos naman ng bawat isa sa atin bagamat ang hirap ng buhay. Kung kayo po ay nanonood, ay mari po sana matulungan nyo kami na maabot yung iba nating mga kababayan sa lungsod. Lalo na yung mga nag-aalala na kanilang mga kaanak, no? Na dito sa Maynila, yung ating mga OFW, mga immigrants, mga taga Mindanao, Visayas, Northern Luzon, Central Luzon, Southern Luzon, na may mga kaanak dito sa Maynila. Please do share this program ng ating Manila Public Information Office. Ito po ang Capital Report. Welcome po. At sana po ay kung sa tingin ninyo na mga mabisa ang impormasyong pinagkakaloob namin sa inyo, please do share also to your friends, family, and neighbors, no? Ito ang ating program. At manatili po kayo, at mamaya kung kayo may mga katanungan, ay pipiliting ko pong sagutin sa abot ng aking makakaya. But for now, let me begin with our COVID infection. Ngayong araw na ito, nakapagtala po ang ating Manila Health Department ng 320 na bagong kaso. At ito po ay nagdulot ng pagkasawi ng 8 nating kababayan sa lungsod ng Maynila. Kaya mga kababayan ko, patuloy tayong mag-ingat. Alam ko pong hirap-hirap na ang buhay ninyo at hindi natin malaman, no, kung saan tutungo yung ating sitwasyon, no? Magkaganon pa man, pero nandiyan pa rin po ang impeksyon. Kahit huwag tayong bibitaw, mga kababayan, ha? Dahil lang COVID-19, nakikita po ninyo, talagang kakalungkot, nakikiramay po ko sa 8 pamilya na batang Maynila na nasawi ang isa sa mahal nila sa buhay. At nakikita po namin sa aming mga data, ang madalas na masawi ay mga taong hindi bakunado. Malaki ang porsyento ng mga taong naimpeksyon ng COVID-19 na hindi po bakunado at nagdudulot ng pagkamatay o pagkasawi ng ating mga kababayan. Kaya mga kababayan, ay patuloy tayo na kapag may pagkakataon sa bakunahan, mamaya paliliwanag ko sa inyo tungkol sa mga nagawa at na-achieve natin mamamayan at pamalan tungkol sa bakunahan. Kaya mag-ingat tayo, mga kababayan, ha? Mag-ingat tayo. Alam ko po, nagmarami sa atin nagugutom, nawalan ng trabaho, parang walang kasiguruhan ang direksyon ng ating buhay. Pero sa maliit naming kaparaanan dito sa pamahalang lungsod ng Maynila, umasa po kayo na hindi po tayo titigil, no, sa maliit nating kaparaanan na mairaos ang buhay natin, no, mag-survive lang tayo. Sabi nga sa kasabihang English, after the rain, there is a rainbow. Now, sa kabilang banda, maraming salamat sa Diyos, 261 na po ang naitala today na nakaligtas na sa tiyak na kapahamakan o panghanib, no? Magaling na po sila. Mag-ingat na po kayo next time, no? Napakahirap talaga ma-impeksyon ng COVID, no? Alam ko po yung pakiramdam ng na-impeksyon ng COVID. At sana maging takdang aral ito. At kung hindi kalabisan, please do share your experience as COVID patient o COVID survivor sa inyong mga mahal sa buhay upang makatulong ito kung paano makaiwas, at bigyan pagpapahalaga ang pag-iingat sa buhay. So yan po ang ating COVID infection today and COVID situation. At nasa 73% naman po ang ating occupancy rate sa ating 6 na ospital, at 83% naman ang ating occupancy, no, sa ating Manila COVID-19 na field hospital. At 19% naman po, no, yung ating occupancy rate sa ating quarantine facility. Natutuwa po kami na nagagamit natin yung naitatag na bagong ospital, yung COVID-19 field hospital sa Luneta,
na siyang napapakinabangan ng tao ngayon. Sa ating mga doktor at nurses and other medical frontliners sa Manila COVID-19 Field Hospital, maraming salamat sa inyo. Kamusta kayo? Eh, natutuwa ako sa mga commentaries ng mga pasyente ninyo na sila ay ano sabi nyo isa, alagang parlor daw. I'm happy. Keep it up, ha? Kaila na Dr. Dominguez at sampu ng iyong mga kasamahan. At mga kasama nating kawani ng pamahalaan dyan sa Luneta, no? Yung ating COVID-19 Field Hospital. At sa Luneta rin ginagawa ang isa sa mga site ng ating testing. Umabot na po sa 153,513 ang ating napaglingkuran ng libreng swab. Kung kayo'y naghahanap ng swab testing at hirap kayo sa buhay, no? O kakailanganin niyo sa trabaho, o ano man, kung saan niyo man kakailanganin, o makapagbigay man lang kami ng kapanatagan, welcome po kayo sa Maynila. Libre po ang swab testing or RT-PCR testing sa lungsod ng Maynila. Pwede kayo sa drive-thru, o pwede kayo doon sa aming anim na ospital. Huwag kayong mag-aalangan, no, na baka magbabayad kayo. Eh, sa awaan ng Diyos, yung 153,513, libre pong nakukuha yan. Sa ganitong paraan man lang, maibsan namin yung inyong mga gastusin, no? At ma-avail ninyo ang serbisyo ng pamahalaan. Okay. Now, mga kababayan, congratulations mga batang Maynila. Congratulations sa inyo sapagkat ngayong araw na ito, na itala na po 1 million mahigit, no, ang na-fully vaccinated sa lungsod ng Maynila. Congratulations sa inyo. Umabot po sa 1,294,151 ang atin naman na bakunahan sa first dose. Let's put that in right perspective. Yan. Let's stay with that visual. Mga kababayan, let me get your attention, no? As you can see sa ating data, no? Sinabi nila, no, na yung 18 to X number of years old, no? Yun po yung qualified. Kung ang pag-uusapan natin, yung 18 above, ang pinaka-latest na data natin ay yung Commission on Election data. Ang Maynila po ay may 1,065,149 na 18 years old above as of 2019. Let's just say, tumaas ng konti, bumaba ng konti. Kung tumaas at konti man yan, napaka-minuscule number. But if we talk about the COMELEC registered 18 years old above, makikita po ninyo, 121.50% na po ang ating nabakunahan sa first dose. No? At 93% naman po, 0.94, ang nabakunahan natin sa second dose. But with what DOH said, no? Sabi nila, dapat daw 70% ng iyong populasyon. Oh, that includes 0 to 17 years old. But be that as it may, no, kahit na hindi pa nababakunahan yung 0 to 17, isama na at pakinggan natin ang DOH. Kung sila naman ang papakinggan natin, nasa 95%, 0.76 na po ang nabakunahan natin sa first dose. At 74%, 0.04 naman ang ating nabakunahan sa second dose. Ang ibig lang po sabihin niyan, na-target natin yung goal ahead of time. Yung katagumpayan na yan ay dahil sa inyo, mga batang Maynila. No? Kaya ako'y nananawagan, no, magpatuloy tayo magbakuna, yakapin ang kayang yakapin, no, at hanapin at maging accessible yung bakuna sa taong bayan. And it's been 2 weeks mahigit na ang inyong pamahalang lungsod ay nagmamapping o surgical na yung ating approach, no? Talagang saturation, no? That's why we went to barangay. Meron pa rin tayo sa mga mall, no? Meron pa rin tayo sa mga eskwela, pero meron rin tayo sa barangay. Ngayon meron tayo sa health center. So, kaya ipinagpapaalala ko sa inyo, no, mga manunood, pagpabakuna kayo sa lalong madaling panahon. Kasi sinabi ko kanina, malaking porsyento ng mga nasawi ay hindi bakunado. Malaking porsyento na nag-survive sa impeksyon ng COVID-19, mga bakunado.
Ayan po ang data natin. So, mas maigi na, kung hindi natin maiwasan ang impeksyon, eh magdagdag tayo ng proteksyon sa taong bayan. Ngayon naman, mga kababayan, ang inyong pamahalang lungsod naman ay nakapaganda ng kaunti at siya namang ating nagagamit, yung ilan, at marami nakakagamit kahit kanino, kahit saan, sa mga binili nating gamot, katulad ng remdesivir at tocilizumab, no? Yung itong mga gamot na ito ay mga mamahaling gamot po ito. Yung mahirap, mahirap makabili dahil wala silang pera. Yung mayaman, mahirap makabili rin kasi wala silang mabilan. So, salamat kay Vice Mayor Hani Lacuna at yung ating Manila Health Department. Since last year, bumibili tayo ng mga gamot na ito na alam naman natin makakatulong mag-survive ang isang pasyenteng moderate, severe at critical. Marami na pong napatunayan ang gamot na ito at patuloy itong nire-reseta ng mga doktor sa pampublikong ospital at pribadong ospital. Mga batang Maynila, humigit kumulang 600 tao sa buong Pilipinas ang nabigyan na po natin ng tocilizumab. It's a very expensive product or medicine na tingin namin ay nakatutulong at marami po sa kanila ay nag-survive. Masaya po kaming nakapaglilingkod. Ngayon naman, kung dito sa ating mga ospital, meron pa po tayo natitirang tocilizumab, no? Para sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. So far, we're okay. But as you all know, pabago-bago ang sitwasyon ng COVID-19, we will continue to prepare. In fact, last August, nag-order na po tayo ulit ng tocilizumab and we're expecting na sana dumating ng October. No? Hopefully. And we will continue to acquire equipment, oxygen, and medicine para matulungan natin yung taong nanganganib ang buhay. Masa naman kayo na ipaprioridad natin ang mga bagay na kailangan ng tao. No? Yung talagang mas kailangan ng tao. Na lalo na kapag na-impeksyon ng COVID-19. So, last call, meron pa kaming kaunti para ma-share. And I don't care kung taga saan. And I don't care kung anong katayuan sa buhay. What I care is mabuhay yung tao. Yun ang mahalaga. Tulungan natin ang kapwa natin na mailigtas. Bilang tulong na lang namin sa ating kapwa. So, yan po ang ating sitwasyon sa bakunahan. Na-achieve natin yan dahil sa inyo, mga kababayan. Dahil nakinig kayo sa plano ng syudad. So, maaaring may mga kung ano-anong salitaan, yung mga iilan dyan. Pero yan po, hindi po pwedeng ikubli. Yan po yung data na na-achieve ninyo, mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. At kanina, nagkaroon po tayo ng bakunahan ulit, no? At 92.95% po ang nabakunahan sa target natin 35,541. 33,034 ang nabakunahan for second dose. At umabot po sa 36,011 ang ating nabakunahan ngayong araw na ito. At with a total of 2,215,000 na po and 126 ang nabakunahan sa na ang bakunang na-deploy ng inyong Manila Health Department sa ating lungsod. At sa mga nagaantabay, nanonood ba si Israel? Okay. Due to insistent public demand. magbubukas po sa mga manonood ngayon, magbubukas po ng slot. No? Kasi paubos na naman yung ating mga gamot ay yung ating mga bakuna, no? Pero yung ating drive-thru vaccination sa mga manonood, meron po tayong available na 1,400-200 slots per day simula September 13. Magpaano na po kayo? September 13 to September 19. Makikita nyo sa inyong mga screen, sa inyong account, sa registration niyo sa Manila COVID-19 vaccine.gov.ph
PH, no? Makikita nyo doon, pupula na po yun, bubuksan na ni Israel. So, pwede na po kayo ulit mag-pa-reserve. Oh, ang rule, very simple. Naka-taxi, naka-jeep, naka-kotse, it doesn't matter. No? One registration, pwede magsama ng tatlo. So, apat sa isang sasakyan. Doon sa ating drive-thru vaccination sa Luneta rin. No? Ayan po, nasa inyo pong mga screen. So, ang tabayanan ko yung report, 200 po yan per day. No? Again, at so lumalabas yan na mga 800. Ano? 1,400. Oh, yun, most likely, 1,400. No? Okay. So, mga kababayan, noong Lunes, yung ating pa rin programang pabahay para sa mga informal settlers, sa mga nangungupahan at mga empleyado ng gobyerno, no? Ay nag-groundbreak na po tayo ng ating ikatlo na ito, no? Nadagdag sa Tondominium 1, Tondominium 2, Basay Community, Binondominium 1, so San Lazaro, Pedro Hill. O ngayon naman po, nag-groundbreaking tayo noong Lunes sa San Sebastian Residence ng In-City Vertical Housing Program 2, bedroom 42 square meter na condominium unit para sa ating mga kababayang walang bahay. At maraming salamat sa ating mga kawani ng pamahalaan. Bagamat marami tayong suliran ngayon, patuloy natin na pagtatagumpayan yung mga pangarap natin para sa ating mga kababayan na magkaroon ng sariling masisilungan. Magkaroon ng sariling bahay. At hindi na sila tinatapon kung saan-saan. Pati ang mga nangungupahan ay magkakaroon ng tsansang magkaroon ng sariling kanila. Masaya po ako para sa inyo. Ha? Hindi po tayo titigil. In our own little way, tuloy-tuloy po ang programa ng inyong pamahalang lungsod para sa pabahay or what we call in-city vertical and horizontal housing program ng inyong city government. No? At kalisabay nito yung request, kasi po ang lahat ng intersection natin, no, bagamat inilawan na natin ang bangketa, marami na tayong nailawan, mga island, no, meron yung isang problema para maging ligtas yung mga tricycle driver, kotse, pampasayerong jeep, ang mga pampasayerong sasakyan, no, iniilawan na natin lahat, no, ng mga intersection, lalo na yung mga madidilim, no. Noong a few days ago, tinira natin yung Carriedo, no? Tapos yung Blooming Trip, yung madilim na doon sa may Antipolo. Ayan, yan. Ito yung Carriedo. Hindi, Carriedo to eh. O, tapos nakita nyo yung mga poste. O, marami salamat, Engineer Andres. O, nililinis ngayon yung mga poste, pinipix. Pero, doon naman tayo sa sumunod natin na inilawan yung bago doon sa Grace Park. Yung Blooming Treat at Antipolo. Ayun naman ang inilawan natin, no? At siyempre, yung dating ay gusto ko nga palang pasalamatan ito. Yung ano to eh, si Light Rail Manila Corporation President Juan Alfonso. Oo. Mga taga LRT. Ayan po. Lumiwanag po yung intersection ng Blooming Treat. These are simple picks na sana makatulong sa mga nagmumotor, nagta-tricycle, bumabiyahe at mga sakyan, no? Ayan po. Ayan yung Blooming Treat, no? Ayan yung madilim siya pagka wala siyang ilaw. Again, thank you sa ating mga partners, sa Light Rail Manila Corporation President Juan Alfonso and to the LRT family. Thank you. O, yung nakita nyo naman nung nilaunch natin yung Basay Community na pabahay na ginawa ng inyong pamahalang lungsod ng Maynila at pera ng mga taga-lungsod ng Maynila. Nakita ninyo doon may bakanting lote, inisip namin, kung meron tayong palaruan sa mga matatanda, pasyalan sa mga matatanda, so naglagay rin tayo noong laruan para sa mga bata para hindi na sila maglaro sa eskinita o kung saan-saan sa kalsada. So, na ininagurate po namin ni Vice Mayor Hani Lacuna yung Basay Community Parks for Kids.
Oh, yan. Noong isang araw, no, maraming salamat sa ating City Engineering. Ayan po, oh, si Ate Honey. Si Iso. Oh, ayan po, yung nakikita niyo mga grass-grass na yan, basura po yan noong araw. Oh, puro tibo. Oh, ayan, maliwanag, maliwalas, may laro ng mga bata. So meron tayong, para sa mga lolo't lola ko, naalala niyo yung inilawan natin yung gilid ng Ilog Pasig. Pasyalan ng mga lolo't lola natin. Ito naman para sa mga bata. At syempre, of course, sa mga lolo't lola din. But it was designed for kids, no? Para meron silang laruan. So, the same time, nung Miyerkules naman po, o yung mga nag-aalala tungkol sa kapaligiran, patuloy pa rin natin, dinidevelop ang ating environment, and we continue to protect whatever is left. Especially yung Aroseros Park na muntik na maibenta, na napigilan natin. Ngayon po, in-inaugurate na, nag-groundbreaking na po tayo sa Aroseros Park. No? Yung redevelopment plan. Para dumami pa ang greeneries, maging accessible sa general public. Itong park na to, at makukumpleto na yung buong Loton, Vertical Garden, yung Jones Bridge plus Vertical Garden sa Jones Bridge, yung post office, tapos yung tapat ng post office, yung hidden garden, tapos yung underpass, tapos ito naman yung Metropolitan Theater, tapos ito yung Aroseros Park, no? Ayan po, mga kababayan, ang tabayanan ninyo, in a matter of few months, tapos na po yan. Umasa kayo na walang puputuling puno, in fact, tatanim pa tayo ng maraming puno because we are going to create more open green space for the next generation. Para sa mga alay man lamang natin yan, sa mga anak natin, yung kapaligiran. Okay. At binabati ko at natutuwa ako si kay Congressman Roland Valeriano, no? Ay, yung aking request na kung po pwede, matayuan ang mga pasilidad base sa kanyang kakayanan doon sa Kongreso. O, siya namang ginawa ni Congressman Roland Valeriano ng District 2. O, sabay-sabay natin inaugurate yung bagong swimming pool, yung Patricia Sports Complex, no? Bagong basketball court, tapos yung second floor, multipurpose, tapos health center, barangay hall, no? Daycare center. Oh, yan. Kompleto po. Anako, kung makikita nyo, natutuwa ako. Congratulations ha, kay Congressman Roland Valeriano. At maraming salamat sa iyo na you're in line with our development in making spaces, public spaces for our people. Ang ganda po ng swimming pool. Nako, Diyos ko, matutuwa kayo. Pag yung mga bata, nako, pagka ano na, pwede na. Ayan o, tingnan nyo mga kababayan. Indoor swimming pool. Kasi si Chairman Dale Evangelista, sabi ko sa kanya, Dale, tingnan mo nga kung po pwede, magtayo tayo ng polo team sa Manila. Kasi bawat distrito na natin, meron na tayong mga swimming pool. Baka in a good day, later on, maging competitive ang Batang Maynila sa mundo. Oh, kasi yung water polo. No? Ayan, mga Batang Maynila. Masaya ako sa inyo, naku, Diyos ko. Now, sa ating naman mga netizen na nagre-request na aspaltuhin yung itong Lagus Nilad at saka yung kanto ng Quirino Osmeña, no? No, kagabi po ay we took the opportunity na magaang ang biyahe gabi, o naaspaltuhan na po yung kanto ng Quirino at Osmeña Highway na nagka-lubak-lubak na talaga, no? Ayan po si Engineer Andres at yung ating engineering team. Doon naman no, sa Quirino, malaki po yun, no? yung ni-request ng ating mga, ayan, nakita nyo po yung kapal noong aspaltong nilagay, no? Para medyo tumagal lang konti kasi ginagawa pa yung ibang portion ng skyway, yung landing, no? Bagamat nagagamit na yung skyway na yon, pero may portion pa dyan na may construction kung makikita ninyo. But dahil nagre-request yung mga nag-message sa akin, mga food panda, crab, o nahihirapan sila dahil nga
Yeah, minsan, siyempre, hindi mo naman masisisi mga nakamotor. Talagang delikado, no? Tapos, yung mga, of course, yung mga nagmamaneho. So, maayos na po yung kanto ng Quirino at Osmeña. Okay. Now, pagdating dito sa tabi ng City Hall, yung lagos nila, may pinawag na po namin sa DPWH kasi po yung pipe sa ilalim ng semento, pinapipix namin sa kanila. Ngayon, pinag-aaralan namin doon sa mga nagre-request doon sa lagos nila. Kasi lubak-lubak na rin po. Yung isang portion, kinayod namin yung aspalto. Pinalabas namin yung semento, no? Pero yung paangat naman, may portion doon, may tagas na naman sa ilalim ng lupa, no? Na-report na namin yun sa tamang ahensya. Pero umasa kayo mga sa nagre-request na ng mga netizen. Inaaral namin maigi kasi sayang naman, baka mamaya masira ulit. So baka ang kailangan, DPWH na dahil yung semento yun, yung may, baka may tubo doon sa ilalim na may butas eh. So ini-inspection na nila. But be that as it may, mga kababayan, umasa kayo na kapag peaceable, efficient, mabigyan lang kayo ng pansamantalang kagaangan sa biyahe, no? Dahil maayos ang kalsada, we will do so. Ha? But then again, sa libo-libong nagre-request, masaya ako para sa inyo, doon sa request ninyo, doon sa kanto ng Quirino at Osmeña Highway, panatag na, Banaya. Ha? Alam mo ba yan, Julius? Banaya Whiskey. Naalala ko tuloy si Manong Dolphy. Sumalangit na ang kaluluwa. Banayad Whiskey. Ayan po, no. So, mga kababayan, ay binabati ko ang lahat ng mga freshmen ng UE, no? At mga members of the faculty ng UE. So, kanina guest nila ako eh. Sa mga taga UE, mag-aral kayo maigi, ha? Oo, naku, sayang. Walang susuko. Tayong mga Pilipino, hindi tayo sumusuko. Ha? Mga kababayan, bilang pagpapanatili ng kaayusan ng ating lungsod, at the same time, mga naglilingkod sa lungsod ng Maynila, yung ating nahuling dalawang nangongotong na enforcer, base sa report ng netizen, tinanggal na po ni Director Dennis Biyahe. Itong dalawang sa Launglaan. Ayan. Ayan, tanggal na po sila. Okay. Para po hindi pamarisan. As you all know, our policy is one strike policy. Nothing more, nothing less. There's no second chances. And thank you sa nag-report. Huwag kayong matatakot mag-report. Hindi naman namin sinasabi ang inyong pangalan kapag kayo nagre-report sa amin. Pero pag nag-report kayo, sinisiyasat namin. At pag napatunayan namin, one strike policy. Pahinga na po sila. PM Mayor na po sila. Pahinga na muna, anak. Ayan. Sa mga iba pang MTPB, matakot kayo na ang mga mamamayan ay malakas na ang loob na mag-report sa pamahalang lungsod. At sa mga mamamayan, sa mga netizen, umasa kayo. Nalilingunin kayo ng pamahalang lungsod kapag ang reklamo ay valid, katulad ng mga ganyan one strike policy. So pahinga na sila, ha? So doon sa nag-report, maraming salamat sa iyo, ha? Now, top 4 most wanted oras ng Tolonges. Nahuli po, ha? Ito po ay top 4 most wanted ng region. Arestado po, no? Si Jesus Leones, 52 years old. Murder ang kaso nito. Siya po ay nakuha sa Barangay 128 ng ating operating units ng MPD Smart, headed by Colonel Ibay and Major Samonte, and personnel of PNP Region 4A, Cavite, led by Police Executive Master Sergeant Jeffrey Atanasio. Ayan po, dito ka pa nagtago. Ayan po mga ko. Masa kayo, basta tayo tuloy-tuloy laban sa pandemya. Tuloy-tuloy yung mga programa natin na pangmatagalan ang epekto sa buhay ng tao at yung ating peace and order situation.
at yung disiplina sa kalsada, oh, ay basta po, with your help, mga kababayan ko sa lungsod, tulong-tulong tayo. Mairaraos natin itong ating sitwasyon sa ating lungsod ng Maynila. Umasa kayo na may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Hinding-hindi po namin kayo iiwan. Magiging kaagapay po ninyo ang inyong pamalang lungsod. O Julius, meron bang mga tanong? Sa oras naman na ito, pipilitin ko sagutin ang mga katanungan ng ating kababayan. But for now, habang nag-browse ka ng mga katanungan ng ating mga manunood, nais kong pasalamatan Swiss Bell Hotel Blue Lane, 50 food packs. Sid Gonzalez Borja, 100 bags of waffle pancake flour, donated as well to Association de Damas de Pilipinas, Asilo de Vicente de Paul, Auspicio de San Jose, and Manila Boys Town. Senator Sunny Angara, maraming salamat, 10,000 face masks. Nature Earth Marketing, 50 boxes of 100 ml and 1 box of 1 liter supplemental drink. Thank you very much. Eagle Virtual Pan Run, Pan Run for benefit of PGH, Medical Foundation Inc., Fraternal Order of Eagles, Philippines, and Eagle. Uy, ako'y Eagle ako eh. Kung ito yung Eagles, ha? Kaya member ako nito nung Eagles eh. August 15 to October 10, 2021. Event date, November 30. One registered runner, one raffle ticket. Para sa PJs. Happy birthday! Happy birthday. Na, sabi ko na ba sa yun, Julius? Anong prutas ang nabanggit sa kantang Happy Birthday? Alam ba yan? Naalala mo ba? Yes po. Alam na rin siguro nila. Alam na rin ng viewers. No? Dalandan. Dan, dalan, dan, dan. Happy birthday to you. Happy birthday, Anacel. Hinamo konti. Pero tuloy mo lang habang binabati ko. Happy birthday, Anacel Bercades. Happy birthday, Vicky Aguilar. Estanislao of Antipolo City. Happy 61 years old na. Alice Alarin Aguilar. Happy birthday, Alice Montecarlo. Siya po ang MTPB staff na nag-assist sa delivery ng FSP boxes, rice at iba't ibang ayuda sa jeepney, padjak at tricycle driver. Kahapon ha, sa ating mga tanod, I hope by this time, na-receive nyo na lahat. 896 barangay. Nagpadala tayo ng tig-isang sakong bigas, no? Sa bawat barangay, ito po ay bigas para sa barangay kasi yung mga tanod, no, siyempre chumichicha yan, pinapa-duty yan ni chairman, ni kagawad. Si chairman saka si kagawad, yung mga kagawad, secretary treasurer, siyempre hirap na hirap na sila. I mean, wala nang pera barangay. So dito man lamang, maraming salamat sa nag-donate. Kahapon no, pinadala na natin sa mga barabarangay dating isang sakong bigas para may mailuto man lang kayo, mga tanod. No? Almost 20,000 na tanod sa buong Maynila. Sa mga barangay official, yan po para po sa barangay. Sana maibsan namin ang inyong mga gastusin sa pagpapatakbo ng inyong mga barangay. No? Ayan, ha? Happy birthday, Mama Nitz, 81 years old ka na. Happy birthday, Dr. Jonah Celaje Ramos ng Department of Health, Camarines Sur. Kababayan pa ng asawa ko, Bicolana. Camarines Sur Treatment and Rehabilitation Center. Congratulations po kay Dr. Maria Teresa Tanatividad ng Manila Health Department na nahalal bilang presidente ng Philippine Dental Association, Manila Dental Chapter. Congratulations. Mayor Ching Bernos ng La Paz, Abra. Get well soon and advance happy birthday. Mayor, get well soon, ha? Happy birthday. Salamat kay Yek Barlongay, dance instructor ng IS Manila na nagpagawa ng dance step matapos siya mabakunahan dito sa Maynila. Sige, ayan po. May tanong ba, Julius, yung ating mga kababayan? Bago po yung tanong, may nagpapasalamat po si Raymond Go.
Maraming salamat po, Yorme, na kailangan yung lolo ko ng, ay lolo ng kaibigan ko ng to, si Lizumab, na bigyan po sila kanina. Pasalamat po kayo sa Diyos. Basta po tayo, pipilitin natin akapin hanggat kaya natin akapin. Umasa kayo sa maliit naming kaparaanan dito sa Maynila hanggat kaya namin. At maging bahagi kami na maligtas ang inyong mahal sa buhay. Masaya na po kami. Okay. Pero may mga nagtatanong din po kung may supply pa rin po ba tayo ng tocilizumab or... Para sa mga taga-Maynila. Opo. Meron naman. Okay. Meron naman naka-tenga sa ospital. Bibili po ba tayo ng bagong shipment? Yes, nung August pa tayo bumili. Pero hindi tayo garantisado mabibigyan sa October dahil nga baka malaki ang demand sa mundo. Pero si Vice Mayor Hani Lacuna po, talagang inaantabayanan niya yan. Okay. Ano naman po tayo sa health protocols? Mula kay John Darwin Chua, is face shield still required for Manileños? Antabayanan ninyo. Pinag-aaralan na namin yan. Oh, gastos lang yan sa tao eh. Pinag-aaralan na po namin yan. Ano pangalan niya? John Darwin. John Darwin, antabayanan ninyo. Pinaaral ko na sa Konseho ng Maynila. Kasi gastos lang yan sa tao eh. Ginagawa lang headband, tumatalsik, nadadapa yung matanda, nahirapan huminga yung tao. Diba? Tapos basura pa. Diba? I mean, okay na yung last year. Naintindihan na natin yun kasi lito tayo lahat. Pero ngayon may mga scientific kong pag-aaral na eh. But anyway, we'll see. We'll cross the bridge when we get there. Okay. Mukhang call for help sa mga businesses mula kay DG, yung name niya sa Facebook. Yan, hindi ako magtataka. Mayor, sana po ay mag-GCQ na po. Mamamatay na po ang kabuhayan namin, please. Naintindihan ko po kayo. Siguro hindi naman kaila sa inyo na iba ang naging boto ng mga Metro Manila mayors doon sa desisyon na ipinakita sa atin. I really feel bad about flip-flopping and all other things. Nalulungkot lang ako talaga. But we'll see. Marami na nawawala ng trabaho talaga. Pag nawala ang negosyo, mawawala ng trabaho. I really feel sad about the situation. Dapat talaga may certainty. Anyway. Sige. Okay. Regarding naman po sa drive-thru vaccination, mula kay Villa Armando. Paano po kami, Yorme? Wala po kaming sasakyan. Meron pong bakunahan sa ating mga community. Hindi naman tumitigil ang bakunahan. Pwede po kayong pumunta sa eskwelahan, sa mga naitalang bakunahan, sa mall, sa mga naitalang bakunahan, sa barangay, sa mga naitalang bakunahan, at sa 45 na health center, pwede po kayo magpabakuna. Hindi nyo na po kailangan doon sa drive-thru. Option nyo lang yon. Okay. Mula naman po kay Catherine Adona. Paano po ang booster shot? Kailan po ito ipapatupad? Wala pa pong protocol sa booster shot. Wala pa pong sinasabi. Ang iniintay ko, yung nagsabi sila na pwede nang bakunahan 12 years old to 17 years old ng Moderna at Pfizer. Pero wala namang bakuna para sa kanila. Union at wala pa rin yung advice. Nauna lang ho yung press release. Pero wala ho yung bakuna para sa inyo. At saka kailan gagawin. Kaya yung booster shot will come later pa yan. Wala pa ho nagbo-booster. Nababali-balitaan lang yan, pero wala pa pong guidelines. Okay. Yun yung next question dapat. Alin? Yung sa 12 to 17 years old. Opo. Allowed lang po sa bakuna para sa 12 to 17 yung Pfizer at Moderna. Na napag-aralan na pwede. Pero wala pa huwing bakuna para doon. At hindi pa ho nagsasabi ang national government na pwede na magbakuna sa 12 to 17. Ang sinabi lang, pwede ang Pfizer at Moderna sa 12 to 17. Yung anak ko, hindi pa rin nababakuna. Kasi below 18 siya, yung ibang anak ko. Yung ibang anak ko nabakunahan after a while, recently lang. Yung above 18 years old. Okay.
Nag-aalala na yung mga magulang, siyempre, hindi mo masisisi mga nanay at tatay. Dahil maraming bata ngayon na nagkakasakit. Kasi hindi nga sila bakunado. Okay. May question naman po tayo mula kay Christopher Ingal. Tito ko po may COVID dito sa Bulacan. Pwede po ba kami makahingi ng remdesivir? Opo. Kunin mo yung ano. Okay. Kunin mo yung address. Marami tayong remdesivir. Kunin mo yung pangalan. Ano pangalan? Christopher. Christopher Ingal. Kukontakin ka ni ano ni Julius. Yes, we can have. We can have. Marami ako rin remdesivir. Sa mga manunod, mga doktor, nurses. Tulong-tulong tayo. Kapwa tao. Basta huwag kayong mag-alila hanggat meron, magsasabi naman kami. Pag wala na, pasesya na kayo. Talagang hanggang doon na lamang. Pero hanggat meron, tutulong tayo. Regarding naman po sa testing natin mula kay Virgil Roman Mendoza. Your may tanong ko lang po, paano makapag-avail ng libreng RT-PCR or kahit antigen swab test? Mas maganda RT-PCR kasi malaki ang aming hinanda na numero para sa testing. Pwede kayo pumunta sa anim naming ospital or doon sa drive-thru sa Luneta. Yes, pwede. And it's free, Virgil. And we are ang target namin lagi in less than 24 hours or 24 hours, alam mo na kagad yung resulta. Okay. Raymond Torres, yung AstraZeneca supply po ba natin? Yung nasa atin. Yung may dumarating ng panakanaka. Kahapon may dumating yata. Yung 800,000 natin AstraZeneca. And I'm hoping, ito, kwentuhan lang tayo mga kababayan. Ha? Halimbawa lang, no? Maganda kasi yung tanong ni Catherine kanina. Yung tungkol doon sa anong tawag niya, booster shot, no? Baka kung halimbawa dumating ang oras, napag-aralan ng mga scientifico, ng mga doktor na yung AstraZeneca pwedeng maging booster shot. Swerte tayo kasi meron tayong paparating na 800,000 na AstraZeneca na pwede nating ibakuna, ang dagdag protection na naman sa taong bayan. Yan. Okay. Question naman po mula kay Tina Bermejo. Pwede po bang mag-register na ang mga 12 to 17 sa website natin? Yes, good news. Oh, mga kababayan, oh, mga nanonood ng Capital Report, pwede na ho kayo magparehistro ng 12 years old to 17 years old. Magparehistro na po kayo. Kung kayo ay rehistrado na sa Maynila at nabakunahan na kayo o hindi pa kayo nabakunahan, pwede nyo na yung i-add family. Buksan ninyo ang inyong account, add family. Kung gusto nyo naman, derecho, i-rehistro ninyo ang inyong mga anak. O Julius, gawa ka ng ano? Gawa ka ng publication material na pwede nang i-rehistro. Maganda yung tanong ni Tina. Yung 12 years old to 17 years old sa ating Manila COVID-19 vaccine.ph registration. 12 to 17. Bukas na eh. Tawagan mo si Israel. Alam ko bukas na. Sige pa, sige. Gawa na. Ayan! Ayan na. Para pagka nagka-go na, pwede na tayong ano, pwede na tayong magbakuna. Okay. Ayan na pala. May mga nagtatanong po, sino po ba si Mars? Ano po yan, di ba? Earth, Moon, Sun, then Mars. Next. Okay. Yabo na yun. Basta focus tayo katulad yan, yung tanong ni Catherine. Yan yung mga yan yung agam-agam ng mga tao eh. Sa totoo yun talaga eh. Walang ibang concern ng tao ngayon. Booster shot. Yung testing nila, libre pa ba? Yung bakuna ng anak nila minor de edad. Yung negosyo nila. Yung trabaho nila. Yun eh, yun ang concern ng tao ngayon eh. Hindi ko alam kung tayo lang ba nakakaalam nun. O may iba pa tao nakakaalam nun sa gobyerno. Kaya yun ang mahalaga sa akin eh. Yun ang muna eh, yun ang pagtuunan ng pansin eh. Okay. Anyway, yan, yung mga tanong nila Tina, nila Raymond, Virgil, Christopher, Catherine. Totoo yan, yung mga tanong ng utaw eh. Kung mo naintindihan yun. Si Mars. Marcy! Ok,
Okay, Tisoy Arenas. Tisoy? Yorme, may food pack pa po ba? May food pack. Okay. Ganito, no? Marami nagre-request. Paplanuhin namin ha, ni Vice Mayor Hany Lacuna para sa 2022. Para makadagdag tayo kung sakasakali. Ang tabayan naman lang, Tisoy, malay mo. Said na bin po eh. Ano pa tayo? May awa Diyos. Okay. Drive-thru po ulit mula kay Shai Villamar. Kahit hindi po ba taga Manila, pwede mag-avail ng drive-thru slot? Yes. Sabi ko sa inyo, open policy ang Maynila. Yakapin ang kayang yakapin, proteksyonan ang kayang proteksyonan sa lalong madaling panahon. Yes. Okay. Kasi masaya na kami, halos wala na mabakunahan sa Maynila, na taga Maynila. Eh, kasi makikita nyo naman yung numero, hindi naman pwede ikubli. O based on target, lagpas-lagpas na tayo. Eh ba't lagpas yung numero? Kasi nga, kahit hindi taga Maynila, binabakunahan natin. Because hindi naman po pwedeng tayo lang yung nakaganito, yung kulong na kulong. Eh, hindi, may mga kapitbahay tayo. May kapwa tao tayo. So open policy. Okay. Wala naman po kay Arabella Romero. Taga Manila po ako pero nabakunahan po ako ng Moderna sa QC. Pwede po ba ako mag-second dose ng Moderna sa Manila? Paano? Kailangan nakarehistro siya sa Manila COVID-19. Yes, pwede naman. Kailangan lang rehistrado ka doon sa, ano, sa site. Because we cannot give without registration. Okay. Papakita niya yung bakuna niya sa registration niya, tapos pupunta siya rito. Kasi baka naman minsan ang gagawin, meron kasi mga ganitong insidente, 2 dose na siya ron, gusto niya magpa-booster, o papabakuna siya ng bago. O wag naman, kasi mapagkakaitan natin yung ilan nating kababayan na hindi pa bakunado. Okay. Mula naman kay Ethan Yuri Vargas. Ethan. Yorme, kailan po target buksan ang bagong Manila Zoo? Ay, hopefully December. Hopefully. Malapit na. Excited din ako. Iniisip ko nga eh. Diba si yung elepante, si Mali? Gagawin ko siyang posam. Kuha ko pa na isang Mali. Oh, 2 Mali, magkano? Posam. Ang baday mo, Yorme. Mali. O, oh, 2 Mali, posam. Malapit na. Malapit na, Ethan. Okay. Mukhang dumadami po yung nagtatanong regarding flu shot. May no-offer daw po ba ang Manila na libreng flu vaccine po sa mga bata? Wala pa po. Ah, wala pa. Okay. Mula naman kay George Lu. Opinion niyo po, Yorme, ang curfew ba talaga ay kayang makapagpababa ng COVID-19 cases? Maaari. Kasi mapag-iwas-iwas sa mga tao, mas malilimita ng pagkikita-kita ng tao on a particular hour. Yung mga non-essential, maiwas natin. Konting due diligence lang yun. Okay. Pero what matter most is that buksan natin yung negosyo. Halimbawa, let's just say, kwentuhan lang naman, no? Pwede pakainin natin, palabasin natin yung mga taong bakunado para tumatakbo yung hanap buhay. Pag tumatakbo yung hanap buhay, may trabaho. Pag may trabaho, nairaraos sila yung pamilya nila. Anyway, ayokong masyado magko-comment ng ganyan. Baka masabihin, politika na naman. Okay, di naman po ito politika. Marites de los Santos, Yorme, magkakaroon po ba ulit ng paraffol sa pabahay? Yes, pagka medyo maganda na improvement nung 3 condominium na tinatayo natin. Kasi gusto ko dyan, di ba may beneficiary dito, tapos may mga renter. O yun, yung mga renter mabigyan ng equal opportunity. Para walang discretion. For example, let's just say Quiapo, titira tayo ng squatter dito. Tapos kukuha rin tayo mga renter, tapos mga empleyado rin ng gobyerno. So lahat may equal opportunity. Okay. Wala na pong question, pero may isang nag-comment, si Francisco Ponce. From your solid fan, ikaw ang nais ko. Nah.
Ikaw din ang nice ko. Anyway, thank you for your question. I hope nasagot namin ang inyong mga katanungan, napaglinaw namin ang inyong mga kaisipan. And thank you, and I hope nabigyan namin kayo ng mga sapat na impormasyong inyong kakailanganin, mga naganap, nagaganap, at magaganap sa ating lungsod. Mga kababayan, happy weekend. Salamat sa Diyos, nakaraos tayo isang linggo. Salamat tayo, bagamat ang hirap ng buhay ngayon, walang kasiguruhan, hindi natin makita yung direksyon na malinaw, pero again, salamat pa rin sa Diyos. Habang buhay, may pag-asa. So mag-ingat kayo, mga kababayan, ha? Please. Sa umasa kayo, sa maliit namin kaparaanan ni Vice Mayor Honey Lacuna, pipilitin namin maging mainam, masinop, at epesyente kayong paglingkuran. Bago kayo matulog ngayong gabi, magdasal tayo, magpasalamat tayo sa Diyos sa mga bagay na meron tayo ngayon, at ipanalangin natin na may mga sakit. Nanawayhag ka ng kamay ng Panginoon Diyos at nang gumaling na sila sa lalong madaling panahon. Ipanalangin din natin ang mga kaluluwa ng mga nasawi at yung kanilang mga mahal sa buhay na nangungulila na bigyan awa ng katatagan ang kanilang damdamin sa kalungkutan na kanilang diraranas dahil sa nawala yung kanilang mahal sa buhay. Ipanalangin na rin natin ang mga mahihirap nating kababayan na magkaroon na ng kaluluwagan sa buhay. Sama-sama tayong manalangin na nawa kaawaan tayo ng Diyos matapos na ang pandemyang ito sa lungsod ng Maynila, sa ating bansa at sa buong mundo. Kapit lang, mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Basta lagi natin bibilisan ang kilos at ipinaalala ko sa inyong iisang bangka lang tayo. Kaya magtulong-tulong tayo, mamamayan at pamalang lungsod ng Maynila. Hindi namin kayo iiwan. May gobyerno sa lungsod ng Maynila. Magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first. Thank you.